Jake Paul, pinatulog ang kalaban niya sa loob lamang ng unang round. Taong 2020, nang sinimula ni Jake Paul ang kanyang boxing career, kung saan ay panay mga YouTuber, NBA players o MMA fighters lamang ang kanyang kinakalaban. Minsan na nga rin itong lumaban sa isang lehitimong boksingero at ito nga ay natalo sa kapatid nitong si Tyson Fury na si Tommy Fury. At ngayong araw nga ay isa na namang lehitimong boksingero ang hinarap nitong si Jake Paul. Sa katauhan nitong si Andre Ogos na mayroong professional na kartada na 10 wins with 5 knockouts at may isang talo lamang. Sa ngayon ay ito pa lamang ang pinakamay experience na kalaban nitong si Jake Paul. Sa pagsisimula ng kanilang bakbakan ay pinatunayan nitong si Jake Paul na hindi lamang mga kapwa niya YouTuber ang kanyang mga tinatalo. Dahil gamit lamang ang kanyang solidong uppercut ay nagawa na nitong pabagsakin at patulugin ang mas eksperyensyadong boksingero. Hindi na muling nakabangon itong si Andre Ogos at tinanghal na panalo itong si Jake Paul sa pamamagitan ng knockout. At sa ibang balita naman ay kagabi lang din ay naganap na ang ikalawang professional fight nitong isa pang anak ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao na si Iman Bakusa Pacquiao, kung saan ay nakalaban nito ang isa pang Pinoy na boksingero na nangangalang Noel Pangantao. Matapos ang hindi gaanong ka-impresibong pro debut nito noong nakaraan na nauwi pa sa tabla ang resulta, ay ngayon naman ay bumawi na ang anak ni Pacman, kung saan ay maaga nitong tinapos ang kanyang kalaban sa loob lamang ng isang round. Gamit ang kanyang magkakasunod na combo ay napabagsak nito ang kalaban niyang boksingero. Sa ngayon ay may edad pa lamang na 19 anyos itong anak ni Manny Pacquiao at inaasahan ng marami na susundan niya ang mga yapak ng kanyang ama. Sa ibang balita naman ay nagpakita na sa publiko itong halimaw na sina Uya Inoue para sa kanyang kauna-unahang public workout para sa paparating niyang laban kontra sa Pinoy na si Marlon Tapales. Sa naging panayam nga dito kay Nauya Inoue ay sinabi nito na handang-handa na siya sa darating na laban. Dagdag pa niya ay mas lalo umano siyang motivated na lumaban ngayon kumpara sa mga nakaraang laban niya. At nakahanda raw umano ito sa kung anumang ibabato nitong ating pambato. I'm more motivated than before and that has exceeded my expectations. I've been training on the premise that I'll be facing a skilled all-round boxer. I've gotten myself into better condition than I was for the Fulton bout. Tapales is looking to pull off an upset, so I'll be careful. Sa kabilang banda naman, bagamat hindi pa nagaganap ang bakbakang Nauya Inoue versus Marlon Tapales, ay tila niluluto na nitong promoter ni Luis Neri na si Fernando Beltran ang magiging laban nitong si Nauya Inoue at ng alaga niyang si Luis Neri. Inaasahan na kasi ng mga ito na ang Japanese monster na ang mananalo sa darating na duelo. Kaya naman, tamang abang na lamang ang kampo nitong si Luis Neri. At sinasabing sa buwan ng Mayo ang posibleng petsa ng bakbakan nilang dalawa. Dahil nauna nang sinabi ng halimaw na hapon na hindi muna siya aakyat kagad sa mas mataas na timbang. Matapos niyang makuha ang lahat ng mga korona, ay susubukan niya muna itong idepensa sa mga bigating pangalan dito sa Super Bantam. At ang nasa pangunahing listahan na yan ay itong slugger na Mexican. Maliban dito kay Januriel Casimero, ay isa itong Mexicanong si Luis Neri sa pinakainiinisang boksingero ng maraming mga Japanese boxing fans. Dahil noong taong 2017 ay tinalo niya ang isang Japanese world champion na si Shinsuke Yamanaka. Pinatulog niya ito sa loob lamang ng dalawang round at naagaw niya ang WBC Bantamweight title. Pagkatapos ng laban na yon ay nagpositibo sa ipinagbabawal na gamot itong Mexicanong si Luis Neri. Taong 2018 naman nang magkaroon ng rematch ang dalawang boksingero at sa pagkakataong yun ay nag-overweight naman ng 3 libras itong si Luis Neri, dahilan para matanggalan siya ng corona. Natuloy pa rin naman ang laban na yon at muli niyang tinalo sa pamamagitan ng knockout ang hapon na boksingero. Kaya naman hanggang ngayon
ay gigil pa rin sa kanya ang mga kababayan nitong sina Uya Inoue at nais nilang makita na magulpi itong Mexicanong si Luis Neri.